Okay, so dito na naman tayo sa panibagong comment, no? May comment si Moses Red Sea sa aking YouTube channel sa isa sa mga videos ko na prendi intake, how many intake a day. Okay, sabi ni Moses 1 year ago, sir, curious ako, sabi niyo sa video niyo, video is walang overdose. Pero may nakita ako sa Google na meron daw. Confused tuloy ako. I have tried geminal neuralgia at cervical radiculopathy. Okay, so nanggagaling na ako sa hospital, sablay naman gamot nila. Like carbamazepin, Lyrica, Tramadol, Baclofen, Celtican. Okay, thank you Moses, no? Okay, so okay, Moses, ganito, no? Siyempre, itong Prendi is vitamin dito sa ibang bansa. Okay? So, dito, kaya lang may vitamin D. Pinangalan na natin Prendi. Okay, so sabi mo, curious ka. Sa video nyo is walang overdose. Okay? Ganito kasi, no? Based no sa mga pag-aaral, no, sa mga studies, panoorin mo yung mga video ko, nandun si Dr. Lirio, Dr. Pardo, okay? Binanggit niya dun sa latest video niya, this November lang niya tayo, hindi ako nagkakamali, no? Pinanood ko din eh. Ayon sa latest na pag-aaral, kahit umabot sa 20 soft gel, okay, hindi siya harmful, okay, walang risk ng overdose, okay? Kasi, siyempre, number one nga, siyempre, supplement to eh. Okay, hindi naman to gamot, okay? Ngayon, kung may mga nagagamot, cancer, may mga gumagaling sa cancer, may gumagaling sa diabetes, may gumagaling sa, may problema sa puso, may problema sa kidney. Eh, ibig sabihin, effective yung gamot. Okay? Ngayon, kung nakita mo sa Google, i-verify mo, kasi marami ng pag-aaral ngayon na walang overdose. Okay? Pero syempre, huwag tayong pupunta rin sa overdose. Huwag na natin subukan. Okay? Okay? Kasi hanggang 20 soft gel yung pwede natin iturin na overdose. Okay? Pero ayon sa pag-aaral, hindi na siya risky o harmful. Okay? So sana nasagot ko yun para hindi ka makonfuse. Ang importante ron, nagtitake ka ng vitamin D o ng Prendi. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung ano itong sakit na binanggit mo, no? May parang scientific name yata ito, no? Pero kung ano man itong sakit mo, binanggit mo rito na galing ka sa hospital, sablay sila, no? Binigyan ka ng gamot, carbamazepin, Lyrica, Tramadol, Baclofen, hindi ko alam yan, no? Kung bakit kanila binigyan ng ganyan. Pero, natural, bibigyan kanila kasi number one, lapit natin ang antena. Okay, kasi number one, bibigyan ka talaga nila kasi hospital yun. Okay? Hindi kanila bibigyan ng supplement doon. Okay? Ngayon, syempre, kaya nga, para nangyari, may gumagaling dito sa supplement na Prendi, parang kinakalaban yung hospital, hindi, no? Kaya nga ang kategory natin, vitamins and supplement, hindi siya gamot. Okay? Talagang bibigyan ka nila ng gamot. Huwag ka na magtaka, hospital yun eh. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo. O Moses, yun lang yun. Moses, hospital yun. Talagang bibigyan ka nila ng gamot. Para kumita yung doktor, kumita yung butika, okay, kumita yung hospital. And kung sablay, eh, yun yung pinili mo eh. Okay? Pero kung gusto mo ng advice kung paano pag-take nito, paano gumaling using yung mga supplements ni iPad, syempre, I recommend mag-member ka muna at the standard package, no? Para magkaroon ka ng discount. Pangalawa, syempre, mag-take ka nito continuously.
Okay, para tumaas yung vitamin D o yung perm D yung sa blood serum mo. Pag mas mataas yung vitamin D sa blood serum mo, unti-unti niya i-correct yung mga problem sa health mo. Kung ano man yung health mo rito, no? Health issues mo. No? So, yun lang guys. And don't forget to share the video, subscribe, and i-like niyo po yung video. Kung gusto niyo mang pa-member kay iFriend, just email me. If you want some health advice, just email me as well. Para ma-email ko rin kayo at masagot, ma-discuss natin sa mga videos natin. Thank you so much guys, and God bless.